May Love Pablo, pinagkakaisahan nga ba ng F2 Logistic Management? Coach Reg, ayaw na ba kay Pablo? Injury pinabulaan ni Myla. Bago natin yan, simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated in our upcoming videos. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang isang Twitter post ng isang masugid na supporter ng F2 Logistics. At dahil nga dito ay pinagkaguluhan ito ng F2 fans. Ayon sa Twitter post ni @defenderDLSU, kung nag-cramp si Ara during crucial part, I'd pick Shola over Myla. Bilang si Myla knows siya na matagal uminit. Magtatapon muna siya ng first few points, lalo pa may injury si Sis. While si Shola naman brainy maglaro, pleasing, effective at good passer si Sis. Kung ako lang naman. Pinagbasihan nga sa post na ito ay yung laban ng F2 Logistics versus Signal last game kung saan ay dismayado ang mga F2 fans sa performance na ipinakita ng Cargo Movers. Nasayang nga dito ang 30 points ni Jelena at wala itong kapalitan. Si Pablo nga dito ay hindi naman ibinabad sa laro at subs nga lang. Sapagkat dahil naging usapan ito over Twitter ay napansin ito ni Myla Pablo, at dito nga ay nag-reply si Pablo sa Twitter post na ito. Ayon nga sa kanya, saan niyo po nasagap na may injury ako? Lol, fake news ah. Pinabulanan nga ni Milo ang injury issue na ito at sinasabing wala itong injury. Ngunit saan ba galing ang injury issue ni Pablo? Sa halip naging tanong tuloy ng mga fans nito kung bakit sinasabi ng commentators na may injury pa ito. At hindi naman ito nilinaw ng coaching staff ng F2. Wala namang pahayag ng F2 na okay na or 100% okay na kanilang ace player na si Pablo. Maraming ang katanungan ngayon ng F2 fans kung bakit hindi binabad si Myla during the game. Magaling nga ito at mubuhat din naman ng team. Bakit nakakasama na itong umuupo si KKD sa bench kung wala pala itong injury? Nadismaya nga ang mga Cargo Movers fans dahil sa mga desisyon ni Coach Reg na hindi pagpapasok nito kay Pablo during the times na kinakailangan ng team ng core para may kapalitan si Jelena at Laxina. Wala pa naman sa ngayong ipinapalabas ang F2 Logistic Management na rason ukol sa usaping ito. Isang malaking rigodon ito sa F2 kung paano nila mayu-utilize ang kanilang mga players kung hindi yung nagkakatugma ang sinasabi ng players at coaching staff nito. Marami tuloy na sayang na oras at laban ng F2 kung pwede naman palang ibabad si Pablo sa laro. Isang maayos na F2 sana kung may Jelena at Pablo na sobrang effective sana kung iinit ito sa loob ng court. Dahil nga medyo tumagal-tagal na rin hindi nakapaglaro si Pablo ay hindi nga nito nagagamay ang mga sets sa kanya. Which is usual naman talaga sa mga players na nag-a-adjust pa lamang sa laro. Also, one of the concerns ng mga netizen ay sana mag-fact-check muna ang mga commentators kung ano ang kalagay ngayon ng kaninang mga players. Dahil pinapakinggan nga sila ng mga taong manonood. Maaari kasi maligaw ng mga fans, lalo pat inidulo nila ang hindi nakapag-perform ng maayos. Katanungan ng karamihan sa ngayon ay kung ayaw na ba ni Coach Reg kay Pablo, kaya't sinasab na lang ito at bench na lang. Ano kaya sa tingin ninyo? I-comment mo na yan. So, there you have it. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated on upcoming videos.